Hello Sir Mark, at sa mga tagapakinig ng channel na to. Gusto ko lamang magbahagi sa inyo ng aking karanasan tungkol sa nilalang na aswang. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Shana. Tandang-tanda ko pa, taong 2001, nang maranasan ko ang pangyayaring ito. At nung mga panahong yon, ay kahit na sa liblib na kabaryuhan pa kami naninirahan ng mga magulang ko, ay panay na ang sali ko sa mga patimpalak ng kagandahan. Sa madaling salita ay beauty pageant. Sa mga baryo-baryo o sityo, tuwing kapistahan. Bata pa lamang kasi ako ay likas na sa akin ang pagiging binabae. At tanggap yon ng mga magulang ko. Bata pa lamang din umano kasi ako ay nakitaan na ako ng mga magulang ko ng pagiging binabae. Imbis kasi na tumulong ako sa aking ama sa pagsasaka sa bukid, ay mas pinipili kong magpaiwan sa bahay at tulungan ng inang si Corazon para maglinis, laba at kung ano-ano pang gawaing bahay na ginagawa nito. Wala naman silang reklamo sa ginagawa kong yun. Sa kadahilan ng tatlo kaming magkakapatid na lalaki at tanging ako lamang ang nakakatulong sa aking ina pagdating sa gawaing bahay. Isa pa ay masarap din umano ako magluto, kung kaya't naging tagaluto ako sa bahay namin at naging kahalili ako ng aking ina, lalo na sa munting pinagkakaabalahan nitong negosyo. Nagluluto kasi si inay ng mga ulam na ipinalalako niya sa akin bago pa man sumapit ang tanghalian at hapunan. Nang matuto nga akong sumali sa mga beauty pageant, ay suportadong suportado ako ng aking ina at ama. Maliban na lamang sa mga inggitero kong kapatid na nais akong pagbanatin ng buto sa sakahan at kuprahan. Pero syempre, wapakilis ako sa kanila. Iniingatan ko kasi ang beauty ko. Nang sa ganoon ay manalo ako sa mga sinasalihan ko. Isa pa ay, gusto ko kasing kahit na sa murang edad ko pa lang, ay makatulong na ako sa aking mga magulang sa gastusin sa bahay. Minsan kasi ay malaki-laki naman ang napapalanunan ko, na mas malaki pa kaysa sa kinikita ng mga kapatid kong nagsasaka. Batid ko naman kasing hikakos kami sa buhay, kaya naman nagsusumikap akong manalo ng malaking pera at nang may maiuwi ako sa aking pamilya. Subalit, hindi ko lubos akalain ang pagsali ko ring palang yon sa mga patimpalak ang magiging dahilan upang maranasan ko ang maging maton sa gitna ng kalsada. Isang tanghali nun, habang nagkakape ako sa may balkonahe namin, ay hindi ko maiwasang isipin ang bagong kamalig na sa tingin ko ay katayan ng baboy na nadaanan namin kanina ni Angel o Anghelito sa gilid ng daanan. Shortcut at tagong daanan kasi yun, at kung tutumbukin mo ang daanang yun ay mararating mo kaagad ang Karatig Baryo, kung saan may gaganaping patimpalak sa susunod na mga araw. Kung sa mismong kalsada kasi kami dadaan, ay aabutin pa kami ng halos isang oras na lakaran bago makarating sa Karatig Baryo. Kung kaya mas pinili naming dumaan sa shortcut na yon upang magtungo sa Karatig Baryo para magpalista sa pakontes sa susunod na araw. Naging maayos naman ang lahat. Nakapagpalista kami kaagad at inimbitahan pa kaming kumain ng taong mag-i-sponsor para sa mapapanalunang pera. Hindi pa nga nag-uumpisa ang patimpalak eh, may pakain na si Aling Abet sa bahay niya. Kaya lang ay sa kamalas-malasan, sumakit bigla ang tiyan ko at para bang anumang oras ay may lalabas na o kaya'y sasabog na ang bulkang mayon at maglalabas na ito ng mainit-init na lava. Sinabi ko kay Angel na uuwi na kami
at bukas na lang kami makikikain. Total ay magtatakip silim na yon at baka abutan pa kami ng gabi sa daan. Mahirap na at baka matambangan pa ang beauty namin. Kaya naman kahit gustong kumain ni babaita ay napilitan na rin itong tumanggi. Kaya nagmamadali na akong maglakad at panay naman ang reklamo nitong si Beshi ko. Keso gusto raw niyang kumain sa bahay ng donya. Marahil marami raw itong putahing pinaluto. Nalaman kasi namin kay Aling Abit pala ang kamalig na katayang nadaanan namin sa gilid ng daanan. Mapera kasi talaga ang donya at kilala ito kahit saan magpunta. Subalit napapaisip ako. Bakit parang noong tignan ko ang karneng kinakatay ng mga tauhan ni Aling Abit, parang hindi siya karne ng baboy o baka. Para bang kapag tinititigan mo ang karne, ay tila ba karne ng tao ito? Dahil sa postura nun sa pagkakasabit sa sabitan. Kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa mga karneng yun. Basta halo-halo siya at hindi ko mahulaan kung anong klaseng karne nga ba yun. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin o maging si Angel. Nang mapadaan kasi kami roon, ay sumaglit na kami upang tumingin-tingin ng karne bago dumiretso sa baryo at nagpalista. Ngunit ni isa sa mga tagakatay ay walang kumakausap sa amin. Seryoso lang ang mga ito sa pagtataddad ng karne at abalang-abala. Tanging ang matandang si Mang Doming lamang ang kumausap sa amin, kaya hindi din kami nagtagal doon. Balik na po tayo sa kasalukuyan. Bahagya po akong nagulat nang magsalita ang aking ina at tinanong ako kung ano ang iniisip ko habang nagkakape. Wala po inay, sabi ko sa kanya. Kilala na kita anak. Alam kong may inililihim ka sa akin. Kaya sabihin mo na kung ano yon. Tungkol ba dito sa bahay natin? Sa mga problema natin? Pangungulit na tanong ng aking ina. Nay, correction po. Ni isa sa mga nabanggit mo ay walang tumama. Pagbibirong wika ko pa sa kanya. Masyado kasing seryoso ang mukha ng aking ina at alam kong namumroblema na naman ito. Kung wala dun, ano nga ang pinoproblema mo? At kanina pa kita nakikitang nakatanaw dyan sa labas. Dahil sa pangungulit ng aking ina, kaya sinabi ko na lamang sa kanya ang tungkol sa bagong katayan ng karne na nasa kabilang baryo. Napakunot noon naman si nanay at napaisip. Kaya ako naman ang nagtanong sa kanya kung alam niya nga ba ang tungkol doon. Sinong Abet anak? Yung nakatira baka mo sa Karatig Baryo? Tanong niya. Sunod-sunod naman akong tumango at sinabing yun nga ang tinutukoy ko. Siya kasi ang mag-i-sponsor sa patimpalak na sasalihan namin ng kaibigan ko. Ang alam ko kasi anak, matagal nang bantog yan dito sa baryo natin na aswang ang pamilya niyan. Kaya mag-ingat ka at huwag kang kumain sa mga pagkaing ihahain niya. Dahil baka yung katayan ng karneng sinasabi mo ay baka pronta lang nila yan para hindi sila mapaghinala ang aswang. Paliwanag ng aking ina. Napatakip naman ako sa bibig dahil hindi ako makapaniwala sa sinabi ng nanay ko. Alam kong hindi siya nagsisinungaling dahil ni minsan ay hindi pala kwento ang aking ina. At kung magkikwento man siya, ay talagang makatotohanan yun. Binalaan niya pa akong mag-iingat at wag nang dumaan pang muli sa may katayan ng karne. Nang sa ganoon ay makaiwas ako sa kapahamakan. Kung totoo man o hindi ang balibalita, ay mas mabuti nang makasigurado kami sa kaligtasan ko.
Tumpak ka dyan, mother. Sa mismong kalsada na ako dadaan. At hindi na sa may katayan ng karning yun. Kahit malayo eh, caribels ko yan. Wika ko pa sa kanya. Kinabukasan ng hapon, naghanda na ako ng mga kagamitan para sa dadalhin namin ni Angel sa patimpalak. Habang nag-aayos ako ay kinausap ako ng masinsinan ni tatay. At nagwika itong, wag na lang akong sumali sa patimpalak na yon. Dahil hindi raw maganda ang kanyang pakiramdam. At parang may hindi daw magandang mangyayari. Sinigundahan pa ito ng mga kapatid kong tiyak nilang hindi ako mananalo. Si tatay naman oh, sayang po yung mapapanalunan kong premyo. Pandagdag na rin po natin yun sa mga bilihing pagkain. Wika ko sa kanya. Sus, sigurado ka bang mananalo ka? Eh kung nagtanim ka na lang ng kamote, eh di sana may aanihin ka na sa susunod na buwan. Sambit ng isa kong kapatid. Tinapunan ko lamang ito ng masamang tingin. At muling sinuklay ang buhok kong malapit nang umabot sa bewang. Ano ka ba naman, Punsyano? Kaya ko pa namang iraos ang pagkain natin sa pang-araw-araw. Saka may pera pa naman si nanay mong natatabi. Kaya ipagpaliban mo na lamang muna yung pagsali-sali mo dyan. Pakiusap pa ni tatay. Eh tay, hindi na po ako pwedeng humindi. Kasi nakapagpalista na po ako eh. Ganito na lang po tay. Pangako, mag-iingat po ako sa pupuntahan. At hindi ako magkakakain doon. At titiyakin kong mananalo ako. Sabi ko pa sa kanya, para mapanatag lamang ang kanyang kalooban. At muli kong inismira ng kapatid ko. Alam kong kahit ayaw ng aking amang umalis ako ng gabing yun, ay wala na siyang nagawa. Dahil hindi din naman ako magpapapigil. Sa paglipas nga ng oras, ay naroroon na kami ni Angel sa patimpalak na yon. Hindi ko maiwasang mangilabot sa sarili. Lalo na kapag naaalala ko ang sinabi ng aking inang, aswang umano ang angkan ni Aling Abet. Lalo pat napag-alaman kong mataas ang katungkulan ng kanilang angkan sa baryong yon. Hindi na tuloy ako mapakali at marami na ang tumatakbo sa aking isipan. Sa tuwing tinitignan ko ang matanda ay para bang namamalik mata ako. O baka naman ay guni-guni ko lang dahil sa pag-iisip ko ng hindi maganda. Sa kadahilanang parang nanlilisik ang mga mata ng matanda at masama itong makatitig sa mga tao. Sa isip-isip ko pa ay baka nagalit ito nang paanyayahan niya kaming kumain at tinanggihan namin ito. Noong tinawag na ako para umakyat sa entablado, ay iwinaglit ko na lamang ang isipin tungkol sa angkan ni na Aling Abet. Bagkos ay itinuon ko na lamang ang buong atensyon ko sa pag-arte-arte at pagkembot-kembot ng bewang habang pinapasaya ang mga manonood. Makaraan ng ilang oras ay natapos ang aming patimpalak. Sa awa ng Panginoon, ako nga ang nanalo ng grand prize. Kaya naman sobrang tuwa ko at halos hindi na magkamayaw. Dahil may maiiuwi na naman akong korona at higit sa lahat ay pera para sa aking mga magulang. Maipapamukha ko na rin sa kapatid ko na mali ang iniisip niya sa akin, na hindi ako mananalo. Sa tuwang nararamdaman ko nga, ay nawala sa isipan ko ang mga sinabi ng aking ina nang ayain kami ng ilan naming kasamahan na magtungo sa bahay ni Aling Abet para doon kumain. Agad kaming sumama ng kaibigan kong si Angel. Ayon pa sa matanda, ay nagpakatay daw siya kahapon ng masarap na karne. Doon ko lang naalala bigla ang mga sinabi ng aking ina. Kaya naman nagdahilan na ako na kailangan na naming umuwi dahil hinihintay na ako sa amin.
Nakita kong biglang sumama ang titig sa akin ng matandang yon. Kaya naman hindi ko na inintindi pa yon. At agaran na akong nagmadaling maglakad papalayo. Sa taranta ko ay kamuntikan ko nang makalimutan ang kaibigan ko. Mabuti na lamang at sumunod siya sa akin. At madaling hinawakan ng kamay ko. Habang naglalakad ako ay halos makaladgad ko na si Angel. Kaya panay na naman ang pagrereklamo nito. Hoy bruha! Sandali! Bakit ka ba nagmamadali? Tanong ni Angel sa akin. Bilisan mo at baka maabutan nila tayo. Pagmamadali ko. Ano ba yan? May kainan pang magaganap sa bahay ng donya. Bumalik tayo dun. Akmang hahatakin niya pa sana ako nang bigla ko na siyang inunahan. Anong kainan ka dyan? Gusto mo bang ikaw ang makain doon? Sabi sa akin ni inay, aswang ang mag-anak na yon. Pasalamat ka nga, nililigtas kita sa kapahamakan. Anong kapahamakan, beshi? Aswang? Diyos ko, Shana. Nagpapaniwala ka na naman sa mga ganyan. Panahon pa ni kupong-kupong yan. Gutom na ako. Kanina pang tanghali ako hindi nakakain. Ni hindi pa nga tayo nakapagbihis, oh. Ang sakit na kaya nitong takong nasuot ko. Pagtataray na reklamo nito. Sa takot na naramdaman ko nga, ay hindi ko na namalayang sa shortcut na pala kami dumadaan. Akmang sasagot na sana ako, nang bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng wakwak sa paligid. Imbis na magtaray pa ang kaibigan ko ay napatili na lamang siya at napayakap. Nang sa walang ano-ano, ay bigla na lang kaming nakaramdam ng tila ba may nais dumakot sa amin mula sa itaas. At nung tumingala nga kami, ay nakita kong may malaking ibong pabulusok patungo sa kinaruroonan namin. Kaya naman hinubad ko na ang sandal ko at sumigaw ng takbo. Agaran din namang hinubad ng kaibigan ko ang suot niyang sandal. At sa kabaliwan niya ay binato niya ng kanyang sandal ang napakalaking ibon na aakalain mong paniki sa unang tingin. Gaga! Takbo na! Sigaw ko kay Angel at hinatak ko na siya at kumaripas na kami ng takbo. Nadaanan pa namin ang katayan ni Aling Abet. Kitang-kita kong ang mga tauhan nitong nagkakatay at nilalantaka ng isang hilaw na karneng nakasabit sa may dingding. Katakot-takot ang mga itsura nito na animoy mga hayop na gutom na gutom. Mas lalo pa naming binilisan ni Angel ang pagtakbo. Sa awa ng Diyos ay hindi kami napansin ng mga kung anong nilalang ang nakita namin sa katayan ni Aling Abet. Subalit sa paglipas ng mga sandali, ay patuloy pa rin naming naririnig ang huni ng ibon. Hanggang sa makarating na nga kami sa baryo namin. At nakita ko si tatay na nag-aabang sa akin sa bungad. Pagkalapit namin ay sinabi kong hinabol kami ng aswang. Ngunit nung tignan namin ang pinanggalingan ko, ay wala na ang aswang na yon. Sinabihan naman kami ng aking amang umuwi na agad. Kaya dahan-dahan na kaming naglakad at paika-ika pa. Dahil doon ko lang naramdamang masakit na pala ang mga paa ko. Dahil sa nagkatusok-tusok ito ng mga nakausling bato. Noong huling nilingon ko ang pinanggalingan namin, ay nakita ko si Aling Abet na nakangisi. Habang nakatitig sa kinaroroonan namin, kasakasama nito ang ilan sa mga tauhan niyang tagakatay sa katayan niya ng karne. Noong sasabihin ko na sana sa aking ama yon, ay bigla na lamang itong naglaho na parang mga bula. Grabing kilabot at takot talaga ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Simula noon ay kumalat na ang nangyaring panghahabol ng aswang sa amin.
At ang sabi pa ng aking ina, marahil ay nainsulto yun sapagkat ilang beses kong tinanggihan ang kanyang paanyaya sa amin. Ganoon daw kasi ang mga aswang. Insulto sa kanila kapag harap-harapan mo itong tatanggihan. Naging abandonado na rin ang katayan ng karne na sinasabi ko. Sa kadahilan ng hindi lang kami ng kaibigan ko ang nakaranas na habulin ng aswang sa daanang yon. Marami sa mga kababaryo at taga-Karatig baryo namin ang nagreklamo dahil sa katayan ng karne na yon. Kaya naman hindi na rin namin tinangkapang bumalik ulit sa baryo nila Aling Abet. Wala mang ibang nakapagpatunay na totoong aswang ang mag-anak ni Aling Abet. Ngunit saksing buhay ako. Totoo ang balibalita sa aming baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga kasandata. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Ganon din po sa iyo, Sir Mark.